Hello! Good morning sa atin lahat. Ito, good morning din sa mga nandyan sa kusina ngayon. At ito yung gagawin natin. Gagawa tayo ng lobster. Nabubulol na ako. Lobster ravioli. So, ito yung mga gagamitin natin. Ito yung lobster natin. Saka mayroon tayong harina, itlog, at saka salt. So ang gagawin muna natin itong donang ravioli natin. So lagyan muna natin ng asunting asin. Tapos lalagay natin itong itlog. Gusto pa nga niya ano, ipagawa yung sa mulina na ganito. Tigas, ano yun? Pinapagawa kay BC na ano. Rough yun, hindi mo naman magalito. So ito na yung do natin. Tapan natin ng cling. Naglayas. Ayan. Ang gawin naman natin itong kuhan natin. Ano to? Palaman. So ito na yung lobster natin. Gawin natin filling doon sa dough natin. Ayan. Tsaka ito yung onion leaves. Chop tayo ng maliliit. Saka onion. Natin yan para matangin. So ito na yung lobster natin. Ilunin natin dito para pumilo. Wala palang asin. Hindi walang lasa. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng paminta. Hirap ka naman dyan. Yan ang maganda namin kasama dito. Ayan.
Ito na. So ito na yung do natin. Gawin na natin yung ravioli natin. So ayan, ilagay na natin yung palaman natin. So ito, maglagay na tayo ng mga palaman. So ito, lagyan na natin dito sa ibabaw.
ang gawin natin. Ito pang ano natin. So ito na yung ravioli natin, homemade natin. So gagawa naman tayo ngayon ng sauce niya. So gagawa naman tayo ng sauce yung ravioli natin. So ang gagamitin natin ay ito, garlic. Ay malayo. Ito, garlic. Basil. Black pepper, tomato in can, and salt. So yun lang ang gagawin nating sauce. So i-blend ko muna itong ano, tomato at saka i-grate natin itong onion, ay no, itong garlic. So ilagay na lang natin dito. So i-grate natin lang itong ano, garlic. So pinuhin lang natin. Naman natin itong dinner sa atin. Dala ko ito pang garnish. So i-chop lang natin ito. Tapos ko naman na naugasan na ito eh. So, ngayon, lutuin na natin itong sauce. So, lagyan na lang natin ng olive oil. Ngayon, lagyan na natin itong garlic. Kalahati lang. Din ang lahat. Din lang natin na mag-brown ng konti. So yan, lagyan na natin ng basil.
natin ng tomato. Lagyan na natin ng salt. Black pepper. So ayan, tapos na yung sauce natin. Bubuhin ko yung pot para makita nyo kung masarap po. So mag-boil ako ng ilang piraso. Ayan, malapit na maluto yung ravioli natin. So ito na yung ravioli natin, lagyan na natin ng sauce. So ayan, tapos na. Lagyan na natin ng So ayan, pwede nang kainin. So ayan guys, dyan tayo nagtatapos sa pagluluto natin. At sana nagustuhan nyo itong fresh ravioli natin na lobster. So ayan, don't forget to subscribe, like and share para updated kayo sa mga luto natin. Maraming salamat sa inyong tiyagang panonood at hindi kayo magsasawa sa mga ginagawa natin. So yan. At susunod ulit. Maraming salamat.